Hey guys, welcome sa aking YouTube channel. For today's video, para sa mga girls, bibigyan ko naman kayo ng tips para maibsan yung sakit ng ating puson. So, meron kasi ako ngayon, guys. Then, I want to share this para hindi na rin kayo mahirapan dahil sa pananakit ng puson natin. So, bibigyan ko kayo ng 4 tips kung ano yung dapat gawin para hindi na mag-cramp o sumakit pa yung puson mo. So, ayun, guys. Gusto ko i-share ito dahil meron po akong dysmenorrhea. Baka kayo rin po ay may dysmenorrhea, kaya gusto ko malaman nyo kung ano yung mga tips para hindi na sumakit yung mga puso nyo kapag dinadalaw kayo ng regla or menstrual. So, ano po ba yung dysmenorrhea? Ang dysmenorrhea, guys, isa tong malalang sakit sa mga merong regla o yung menstrual. So, yung mga ganitong effect po kapag masakit yung ulo mo, yun yung mga meaning or ibig sabihin ng mga dysmenorrhea kapag masakit yung ulo mo, diarrhea, pananakit ng katawan, tapos moody, syempre hindi mawawala yun sa atin, o kaya pagiging emotional o madamdamin. Kasama na rin yun dun, guys. At saka yung bloated na tiyan. Yung feeling mo na bloated yung tiyan mo tapos matigas, ganun po yung feel nun kapag may dysmenorrhea ka. In this video, guys, bibigyan ko kayo ng tips para mawala yung sakit ng puso nyo or yung menstrual cramp. So, in English ko lang, guys. So, bibigyan ko kayo ng 4 na tips para maibsan natin yung sakit ng puso. Number 1, magkaroon tayo ng low-fat diet. Alam nyo naman kung ano ibig sabihin nun, guys. Importante sa atin yung kumain din tayo ng mga gulay para makatulong to sa ating katawan. At syempre, makakatulong din to para umiwas sa sakit ng puson. At kainin nyo rin yung mga babanggitin ko. Ito rin yung mga dapat nyong kainin para maiwasan din yung sakit ng puson. Kumain ka ng mga prutas gaya ng saging, avocado, papaya, yung mga ganong prutas po yung dapat natin kinakain kapag meron tayo. Brown rice, pwede rin yun, guys, sa mga meron. At saka, isa rin yung watermelon. Masarap din yung watermelon, guys. Nakakatulong din yun sa atin para bigyan niya tayo ng water sa ating katawan. Importante rin kasi na umiinom rin tayo ng tubig at saka nakakakain tayo ng mga prutas. Number 2, exercise. Importante rin sa atin, guys, yung pag-exercise. Kasi malaking tulong din yun sa atin sa katawan natin. So, dapat lagi natin siya inaaraw-arawan. Hindi lang dapat yung laktaw-laktaw o kapag nasa mood ka lang, saka ka lang mag-exercise. Siyempre, dapat kapag meron ka pa rin regla or menstrual, dapat ina-exercise mo yan, guys. Kasi ito yung ginagawa ko kapag meron ako. So, dinadaan ko siya sa exercise ko. Exercise lang ng exercise. Hanggang sa mapagpawisan ka, and then after 5 minutes or 10 minutes, boom! Wala na yung sakit ng puson mo, guys. Maniwala ka sa akin. Kasi, kailangan mo lang naman itad-tad yan eh. Kailangan mo lang igalaw-galaw yung katawan mo. Huwag ka dapat mag-i-stay nang wala kang ginagawa. So, hindi ko naman sinasabi magpagod ka. Yung exercise lang na tama or yoga, mga ganun po. Para lang makatulong sa ating katawan at iwasan yung cramp ng ating puson. Number 3, warm compress. So, kilala na sa atin itong warm compress dahil matagal na itong ginagamit kapag may mga mens tayo. So, alam nyo na to, guys. Yung warm compress, ilalagay lang natin yun sa banda ng ating puson kung saan yung part na masakit na puson mo para maibsan ng yung cramp ng puson mo. Pwede mo rin siya ilagay sa balakang mo. Diba? Kasi madalas yung masakit sa atin yung balakang natin, guys. So, pwede natin siya ilagay doon yung warm compress para maibsan naman yung pananakit ng ating katawan o yung puson natin, guys. Number 4, massage.
massage, guys. Hindi naman po ito masama kapag may regla ka. Pero kahit siguro mga 5 or 10 minutes lang magawa mo to. Yung alam niyo yung sa chan, guys. Kapag magmamassage ka, dapat pa ganun. So, for example, ito yung chan ko. So, ito yung chan ko, guys. Pag magmamassage ka, dapat pa ganun lang. Ganyan-ganyanin mo lang yung chan mo. Para yung sakit ng puso mo tumaas, tapos hanggang sa mawawala. Ganyan-ganyanin mo lang siya ng mga 3 to 5 minutes. Tapos, di mo na mararamdaman yung kirot. Tapos, mag-relax ka lang. Then, humiga. Then, after 5 or 10 minutes, wala na rin yung kirot ng puso mo, guys. Mga bawal kapag may mens. So, ito naman, guys, yung sasabihin ko, yung mga dapat hindi ginagawa or kinakain kapag may mens. So, unang-una, bawal tayo kumain ng malamig or uminom ng malamig. Alam nyo naman kung ano ibig sabihin nun, guys, diba? So, bawal tayo sa mga soft drinks, ice cream, o yung may mga salad na may yelo. Basta yung mga malalamig, guys, bawal po sa atin yun. So, please, iwasan nyo rin para rin po yun sa inyo. Lalo na sa mga may dysmenorrhea, guys. Bawal kumain ng pinya o mangga. Kasi, mas lalong sumasakit yung puso mo, mas lalong madadagdaga ng kirot kapag kumain ka ng mga maasim. Gaya ng mangga o kaya pinya. Much better na lang siguro kung kumain ka ng watermelon, o kaya ng papaya, avocado, healthy pa. Diba, guys? Bawal magbabad sa tubig, lalo na kapag naliligo. Siyempre, hindi po tayo pwede magbabad sa tubig dahil mas mapapasukan tayo ng hangin sa katawan. Bawal din tayo maglagay ng maraming shampoo sa ating ulo. Kasi nag-open yung pores dun sa anit natin na pwedeng pasukan ng lamig. So, be careful din tayo, guys, kapag meron tayong mens. So, ayun lang, guys. Maraming salamat po. Sana may natutunan din kayo sa aking mga tips para mawala yung ating sakit sa puson o yung menstrual cramp. So, maraming salamat po sa inyo. Huwag nyo lang kalimutan mag-like, share, and subscribe. I-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa aking mga videos. So, yung lamang po, guys. Maraming salamat po.